God's Day po sa lahat muli. Welcome po ulit sa ating daily prayer devotion. So today po ang ating title is The Last Word. Kumbaga, yung huling salita, yung panalo. Sino yung may huling salita? So ang sabi po niya dito from Matthew chapter 4 verse 10 po. Sabi niya, Jesus said to him, "Away with you, Satan." Oh, andito na naman po si Satan na sinasabi ni Lord na pinapalayas niya. So kung kahapon po, nakita po natin yung mga taktika ni Satan sa buhay natin, kung anong storya ng buhay niya, kung ano ang ginugol niya sa buhay natin at yung karakter niya po para po malaman natin na ay, gawa na to ng kalaban. Ngayon naman po, the last word. Ito pong sinabi na ito sa Matthew 4:10, ito po yung huling salita na sinabi ni Jesus kay Satan nung tinitempt siya. So 40 days siya na nasa wilderness. And the last word na sinabi niya is, "Away with me, Satan." At nawala na si Satan. And after that, yung angel pinapunta na ni God the Father kay Jesus Christ. So, tingin dito pa lang po, sa temptation pa lang po na sinasabi, talo na si Satan. Pero po, ang ganda po rin nung sinasabi dito ni Pastor Max Locado sa devotional book. Sabi niya, Satan never shuts up. Di ba po ba? Hindi lang niya po ginawa yung kay Jesus sa lahat ng tao. Hindi siya tumitigil. The Apostle John called him the accuser. Kung babasahin po natin sa Revelation 12:10, sabi niya, "For the accuser has been thrown down to earth, the one who accused our brothers and sisters before our God day and night. Ganyan din po yung ginawa niya kay Job at sa marami pang tao at sa mga apostles niya, lalo na po yung mga talagang on fire kay Lord. Alam po, naniniwala po ako na kung ganun daw kayo kalapit kay God, mas grabe yung didikitan talaga kayo at talagang itetempt talaga tayo ni Satan. Sabi niya po dito, day after day, hour after hour, relentless, tireless. Oh, ang sipag ni Satan, ang sipag mag-accuse. The accuser makes a career out of accusing. Trabaho niya po talaga yan. Kinakarir niya po talaga yan. Hindi lang po siya, pati mga minions niya. Unlike the conviction of the Holy Spirit, Satan's condemnation brings no repentance or no resolutions. It is all just regret, sabi niya nga ni Pastor Max Locado. He has one aim. Sa kasulat sa John 10:10, to steal and to kill and to destroy. Tatlo lang po yan. Steal, to kill, and destroy. Ano po yung i-steal niya sa atin? Yun po yung love, yung faith, yung joy natin sa buhay, yung peace natin sa buhay. Ano pa po? I-kill your dreams. Yung nangangarap ka, di ba? Pinakamagandang pangarap yung makasama natin ang Panginoon. E sa mga nangyayari po ngayon talaga, ay napakadami na po natin pinagdadaanan dahil sa haba na po ang COVID na nangyayari at ng virus. Pero po, kumbaga unti-unti gusto niyang patayin yung pangarap natin na totoo ba na nandyan pa si Lord? Mga kapatid, the last word. Tandaan niyo po ang huling salita. Nasa Panginoon pa rin. At sinabi niya na yun. Diba? Hindi lang po yun, away with you, Satan. Pero yun, it is finished. Okay? And to destroy our faith. Kasi nga po, sabi po, yung mga matitira lang ang ano, na magtitiis hanggang huli, sila yung talagang maliligtas. Kaya po, parating nga po sabi ng daddy ko noon eh, inumpisa mo, natapusin mo. Hanggang huli, 'di ba? Hanggang huli, kapit lang tayo sa Panginoon, mga kapatid. Kaya po 'yun, sabi niya pa. Still, 'yun po yung ini-steal niya, yung dreams natin. Tapos dinidestroy niya na in a way yung future nating lahat. But he will not have the last word. Jesus has reacted on your behalf. Tandaan niyo po 'yun. Yung story po na sumunod dito,
sequence ng ano ni Jesus, yung mula nung pinanganak siya, naging karpintero siya, naging ano lang, nabuhay siya na ordinaryong tao, tapos yung ginawa niya yung best niya, nagturo siya pero minak siya, hanggang sa huli na pinako siya sa krus, dinuraan siya, lahat-lahat na, pero nabuhay siya. Kumbaga, sinabi niya po, the day God Jesus resurrected, He stood up for all of us against Satan, against death, against eternal condemnation. Tapos sabi niya pa po dito na, kumbaga, ang ganda na pagkakasabi ni Pastor Max Dorado, sabi niya, and Jesus stood up from the slab of death, upright in Joseph's tomb, and right in Satan's face, tall, high, He stood up to Satan, and He will stand up for you. Si Jesus Christ po, siya po talaga yung tatayo para sa atin eh. Yun po yung blood niya na nasa atin, yun yung magko-cover sa atin from everything. Yung makikita yung righteousness ni God sa atin. Ang inano ko naman po dito, Jesus has the power of the last word. Pero, ang naiisip ko po, kahit sinabi niya ni Lord kung sino ka sa Kanya, eh ikaw kung paniniwalaan mo at tatanggapin mo yun. May kanta nga po na, ano ba yun yung You Say? Sabi niya yun sa worship song. Nung sabi niya, You say I am loved when I can't feel the thing. You say I'm strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short. When I don't belong, you say I am yours. And I believe, oh I believe, what you say of me, I believe. O di po ba? Ang ganda po yung song na to na pinapaalala sino ka ba talaga na sinasabi ng Panginoon. Ang last say pa rin, kasi si Satan parati, accuse tayo, sabi niya, wala na, hindi ka na mahal ng Panginoon. At kung ano-ano pa pong kasinungalingan na pwede niyang ibato sa atin dahil alam naman natin talaga na tayo ay makasalanan. Pero sabi ni Lord, you are loved, you are strong, you are held, and you belong to Him. Di ba ang ganda? Gusto ko rin pong i-share yung natutunan ko rin po sa precept din na in the resurrection of Jesus, we have given the power as Christians, as believers, as followers of Jesus Christ. Sabi po niya dito sa notes namin nun, ano-ano ba yung mga power? Ang dami po eh. Pero po talagang ang talagang umano sa isip ko. First, yun sa Acts 26:18. Kung babasahin po natin yun. Acts 26:18. Sabi niya, to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from dominion of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who have been sanctified by faith in me. Dito po yung parang yung power na pagkakakilanlan kung sino ka. Who are you in Christ? Pagka nasa Panginoon ka na, wala ka na sa kadiliman, wala ka na sa dominion ni Satan, nasa Panginoon ka na. Paniwalain mo siya rin at maniwala ka na ikaw ay nasa Panginoon na. Kasi parati yung nasasabihin ni Satan, hindi ka mahal, hindi, makasalanan ka. O, ikaw nga, nagsinungaling ka eh. O, ikaw nga, mayroon ka rin ginawang kabalbalan sa buhay eh. Ganon. Pero believe, who are you? That you are sanctified, you are set apart. Pag naniwala ka na kay Jesus, akin na to. Ganon. Pangalawang power na binigay sa atin as Christian, pagbabasahin po natin sa 1 John 5, Verse 4 to 5. Ito po. For whatever
is born of God overcomes the world. The world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Yung faith natin, who is the one who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Yun yung faith natin, yun yung power na binigay sa atin, yung ma-overcome natin lahat dahil naniniwala tayo, yung faith natin kay Jesus Christ na siya yung Son of God. You are an overcomer. The power to overcome the world. Di po ba? Sa James nga po, sabi niya, are you for the world or for God? Anyone na kaibigan ng mundo ay kagalit niyang Diyos. O, di ba? Okay. Sumali rin po kayo ng women's. Hindi na po ako nakakasama minsan. Ay, parang sunod-sunod na nga po na hindi ako nakakasama. Pero, God's grace po na yun po yung tinuturo ko rin sa mga youth ng DPS compound. Kaya po, nakakasubaybay pa rin po tayo. Tapos po, diyan, the power of your faith in Jesus Christ gives you the power to overcome. Pangatlo po, is the power of the Holy Spirit in you. Kasi po, mga kapamilya, yung once you believe in Jesus, ulit-ulit lang, andyan na yung Holy Spirit sa inyo. Basahin po natin sa 1 John 4:4. Sabi niya dun, you are from God, little children, and have overcome them. Because greater is He who is in you than he who is in the world. Oh, what is in you, it is the power of the Holy Spirit. O kaya, yun. At pinapatotoo doon na you are God's children. You are greater than who is in this world. Ibig sabihin, talo mo yun. Kaya mo yun. Number 4, power. Ito, napakaganda rin po itong naaral namin. From Luke 10, 17, chapter 7, verse 17 to 20. Medyo mahaba po to, pero bilisan natin. Ito po yung kwento pala nung sinent ni Jesus yung 70 plus na tao para i-share yung truth about the Word of God. Tapos, inistrakan pa sila kung papaano. Tapos, nung bumalik sila, tumutuwa sila. Ito pong sabi niya. The 70 returned with joy. Sabi nila, Lord, sabi nila kay Jesus, even the demons are subject to us in your name. Sinabi daw nila yung pangalan ni Jesus Christ, hindi kaya ng demonyo. And he said to them, I was watching Satan fall from heaven like lightning. Ibig sabihin, nakita ng Panginoon nung gumalaw ang mga tao na talagang meron silang faith kay Jesus Christ, sinare nila yon sa iba. Aba, kaya nilang gawin yung, kahit yung demonyo nakasubject sa pangalan ng Panginoong Yesus. Sabi niya, ito yung sinabi ni Jesus Christ, oh, behold, sabi niya, I have given you authority. May authority tayo, the power of being authorized tayo ni Lord to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing will injure you. Kaya ano pa po ang kakatatakutan natin yan? Oh, pero take note, sabi ni Jesus sa huli pa. Sabi niya, but nevertheless, do not rejoice on this. Huwag lang hanggang dito that the spirits are subject to you. Wag lang hanggang doon na, oh, tatalunin namin si Satan. But rejoice that your names are recorded in heaven. Eh, parati ko pong pinipray yun. Alam nyo, parati kong sinasabi kay Lord, sulat nyo na po yung mga pangalan namin sa Book of Life. Di ba ang ganda po yun? Pag tinignan na nila, kumbaga sa pagkatapos ng exam, hindi ka na, sasabihin na nila, ito ay exempted. Nandito na yung pangalan niya. Oh, di ba? Pero ang gandang sa pinapaalalahanan pa rin tayo ng Panginoon na as we share Jesus to others, huwag lang po tayong hanggang doon lang magdudwell na makita natin na magagapos natin ang kalaban, na kaya nating anuhin ang Satan, kundi mag-rejoice tayo mas grabe pa dahil our names are written in heaven. Wow! At saka po ito yung huli.
Sa totoo lang po, sa spiritual realm, parati natin sinasabi, kung dito sa mundo, meron ang mga soldier, may mga gamit na protector sa katawan, yung bulletproof vest and everything else. Sa spiritual world po, dito pa lang, binigyan rin tayo ni God ng armor. Anong power ang meron sa armor? Kung iisipin po natin, sabi niya sa Ephesians 6:10-18, sabi ni Lord, it is an order for all the soldiers of God, put on the full armor of God. Hindi niya po sinabing put on the helmet of salvation only. O kung minsan kasi tayo, minsan hindi lahat sinusuot natin. Kung minsan hanggang faith lang, hanggang sword lang. Pag sword ka ng sword, iba rin ang dating nun, pagka yung gospel of peace lang. Pero sinabi ni Lord, put on the full armor of God. Sabi niya, so that you will be able to stand firm against the scheme of the devil. Kasi kung sa yung heart lang ang i-stop natin, tapos wala kang helmet of salvation, baka yung utak mo naman ang makakangkar naman ng demonyo. Diba? Kaya dapat put on the full armor of God every day. Every day po pag-pray natin yan. And as we pray, patulong po tayo sa Panginoon na samahan niya tayong isuot natin yung ating full armor as we battle every day sa ating buhay. O ta sabi niya, for the struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up your full armor, o pangalawang beses na pong sinasabi, so that you will be able to resist the evil day, and having done everything, to stand firm. Yun po yung pinaka-goal ni Lord, to stand firm. Kasi nga po, sinabi talaga yun na only those who endure until the last day will be saved. Kaya po ang ginagawa talaga, tulad ng mga sinabi na nga at naisulat na sa Bible, pahirap na po ng pahirap. Pahirap na po ng pahirap hanggang sa mawalan na tayo ng pag-asa, mawalan na tayo ng faith kay Lord. At nawa po huwag mangyari sa atin yun, mga kapamilya. Kaya po, put on the full armor of God every day. At yan po, binigay na sa atin ni Jesus. So, kumbaga, it is available to all the children of God. Ito na, every day, you wear it. Tapos sabi niya pa, ano ba yung mga armor ni Lord? Stand firm therefore, having girded your loins with truth, belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness. Yun po yung parang pang-bulletproof natin. Ito po yung parang pagsuksukan ng ating sword, yung belt of truth. And having your feet with preparation of the gospel of peace. Okay, pati po yung sa ating paglakad na masishare pa rin natin yung gospel peacefully and with all love and respect. In addition to all, taking up the shield of faith. Kasi po, pwede po tayong pwede yung pahinain ng kalaban ang pananampalataya natin kay Lord. Yun po ang natin, yung shield natin against the word of the world. No, diba? Which will be able to extinguish the flaming arrows of the evil one. Para po may pangsangga tayo sa mga baluktot na katotohanan na baluktot na sinasabi ng mundo o mga persecution and accusation sa atin, and take the helmet of salvation. Yun po yung pag-protect natin sa ating pag-iisip. Di po ba? Na mapuno po tayo ng mga salita ng Panginoon, yung word niya na magpapatotoo sa atin kung sino tayo. And the sword of the Spirit, which is the word of God. Ano po sinasabi niya? Lahat po ito, the belt of truth, breastplate of righteousness, the gospel of peace, shield of faith, at saka sword of the Spirit, siya po ay ang salita ng Diyos. Kaya po ang armor natin is the word of God. Kaya po parating sinasabi ni Lord, put on the full armor of God. Every day kailangan po natin yun. Kaya
salamat po tayo dahil binigay na po lahat yon ni God. We have the power to access the armor of God every day in our lives. We have the power against the devil. We are overcomer, the power to overcome the world. The power na kasama natin, dahil kasama natin ang Holy Spirit, iniwan na sa atin yun ni Lord. Okay? And the power of our faith in Jesus Christ. Kaya po, napaka, ang dami pong pwede natin anuhin, pero siguro po hanggang dito lang muna sa next time po uli. At nawa po, tayo pong lahat ngayon, maalala natin that the last word ni Jesus Christ are true. If Jesus says so, totoo po yun. Kaya po maniwala tayo na kung sino tayo sa Panginoong Jesus. Kaya po mag-pray na po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning na rin po tayo kay Lord. Lord, maraming salamat po sa araw tong muli. Araw-araw na lang po. Sa totoo lang po, kulang po yung everyday of our life, Lord, to thank you for all the truth, Lord, na pinapakita niyo po sa amin para po kami ay lumakas sa kabila po ng lahat ng nangyayari po sa na struggles namin dito sa mundo. Hindi lang po physically, Lord, hindi lang po emotionally, hindi lang po financially, but most of all, Lord, sa spiritual namin, na growth yung faith namin, Panginoon. Lord, you are the most powerful and mighty. We ask you, Lord, in the name of Jesus Christ, na parating niyo po kaming paalalahanan, Lord, at nagpapasalamat po kami na andyan po kayo parati at hindi niyo po kami iniwan. Thank you, Lord, for telling us who we are. For the truth, Lord, na may power kayong binigay. You have sealed us with the authority against the evil one. At kakayanin po namin basta kasama namin kayo. Thank you po for as warriors, available po parati, Lord, yung armor, your armor, Lord, para sa amin to fight every battles of our lives. And thank you, Lord, for the Holy Spirit, Lord, na katuwang talaga pong nagtutulong sa amin, Lord, to discern everything, Lord, sa mga decisions and sa mga dapat naming gawin sa araw-araw, for us to do your will, Lord God, and not our will. Lord, itinataas ko po lahat ng mga taong nangangailangan sa inyo. Itinataas ko po ang lahat ng taong nawawalan ng pag-asa. Itinataas po namin ang lahat ng mga tao, Lord, na nagsaserve sa inyo. At ganun din po, Lord, sa lahat rin po ng mga tao, Lord, na nawawala na po sa landas. Lord, alam ko po na you are the God of impossible things. At naniniwala ako, Lord, na walang imposible sa inyo, Lord. As you have told us, Lord, that we are loved, we are held by you, Lord God. Hayaapin niyo po kaming lahat ngayon at ibulong niyo po sa amin muli, Lord, na kung ano po yung sinabi nung kami yun. We are yours. We are your children. We are empowered. We are loved by you. Thank you. Thank you po. Maraming salamat po, Lord. And may these words of yours, Lord, as you whisper it to our ears, strengthen our faith and give us, Lord, the hope, Lord, always to never give up. With this we pray in the most mighty name of Jesus. Amen and amen. Good morning, kapamilya.